Newsbreak. Mga kasama, narito ang mga balita sa oras na ito. Seguridad sa manual recount kaugnay ng election protest ni dating Senador Bongbong Marcos, kasado na. Kasama natin sa balita si Radyoman Boy Adam. Dzxl Report. Tinayak ng Presidential Electoral Tribunal na magiging mahigit ang seguridad sa loob ng Revision Hall at sa paligid ng Supreme Court sa pagsisimula ng manual recount kaugnay ng election protest ni dating Senador Bongbong Marcos. Ayon kay sa ad hoc committee member Attorney Maria Cunanan, 100 security personnel ang magbabantay sa buong Korte Suprema sa manual recount kung saan ang ilan dito ay magmumula sa PNP. Mayroon din anyang 5 security personnel na magbabantay sa mismo pagdadausin ng manual recount bukod pa sa mga CCTV camera sa loob ng gymnasium. May mga CCTV din anya sa parking areas ng Supreme Court Court of Appeals Multi-Purpose Building na pinaglagda ng iba pang mga balota. Ayon sa ad hoc committee, sarado sa media ang recount at hindi rin magiging maaaring magdala ng cellphone o gadget sa loob ng Revision Hall. Sa buong 5,480 na mga balota mula sa 3 pilot sa provinces, ang isa pa lang sa recount na magsisimula sa Abril 2. Para sa DCM sa 558, ang Radyo Muna Extra Large sa balita. Kasama mo sa Korte Suprema, Radyoman Joyce Coriantes Adra. Salamat, Radyoman Joyce. Contingency team sa Saudi Arabia pinaalerto kasabay ng pag-atake ng Yemeni rebels. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Report. Pinahanda ni House Committee on OFW's Vice Chairman Winston Castelo ang contingency team ng bansa sa Saudi Arabia matapos ang serye ng pagpapasabog ng misil ng mga Yemeni rebels sa Riyadh at sa 3 iba pang syudad sa Saudi. Inatasan ni Castelo, Department of Foreign Affairs at Department of Labor na alertuhin ang contingency team ng Pilipinas sa Saudi Arabia upang tiyaking naligtas ang mga Pilipino sa nasabing bansa. Iginit ito na dapat maging handa ang dalawang tanggapan dahil hindi lamang ito ang unang pagkakataon na inatake ng Yemeni rebels ang Saudi Arabia. Hiniling din dito sa DFA at DOLE na magbigay sa publiko ng update sa sitwasyon ng mga OFW sa Saudi Arabia at gumawa ng inventory sa mga Pilipinong nasa critical areas para agad na maalerto laban sa mga rebelde. Para sa Dzxl 558, Radyo Muna Extra Large sa balita, kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak Katak, RMN. Salamat, Radyoman Conde. Mas maraming balita mga kasama. I-like lamang ho kami sa Facebook, Dzxl 558 live stream at RMN Dzxl 558 Manila. Follow us sa Twitter, twitter.com/newsrmn at don't forget to watch us sa Dzxl 558 live stream. Visit our website rmn.ph. At kasama ninyo sa extra large na mga balita, ako si Radyoman Lourdes.